Hey you guys, it's me Via22. Welcome back to my channel. So mahaba-habang panahon din na hindi ako ulit nakapag vlog regarding sa mga review natin, guys. Syempre nung mga nakaraan may mga pakape tayong ni-review. So eto na naman, syempre coffee na naman, slimming coffee as long as hindi tayo pumapayat, guys. Pero I lost 3 kilos, guys. Simula sa nung nag-Tokyo ko, I lost 1 kg. And then, nag-try ako nung Pokhara. It's the same, ano pa rin sila, owner or company. Ibang, ano lang, pangalan. But they are almost the same lang. Strong lang daw yun ng konti yung Pokhara kesa kay Tokyo. So, ngayon, guys, biglang napabalik ako. Kung makikita nyo, guys, before, I have already reviewed the Lishou, yung Lishou coffee from Thailand na nag-trending din, marami rin ang pumayat. Actually, I lost 5 kilos nung nasa Dubai ako, bumili ako ng Lishou, and then I realized na why not to try again. Kasi basta may review ako dyan, it's been like 3 years ago, I think, nung nag-Lishou ako. And then, bumalik ako na nag-try ulit ako last 3 weeks ago. So, eto na siya, guys. It's the same packaging. So, nagkaroon na lang siya nung may mga barcode, tapos nakalagay na authentic siya. So, yan, guys. Tapos, it's the same. Everything was the same packaging, guys. Yan, pero ito, strong to, guys. So, ano nga ba nangyari sa akin dito? Pumayat ba ako or what? Yeah, it's the good thing was I really lost, finally, like, almost 4 kg na nga, kasi 3.5. But then, beware. Beware, guys, lalo na sa mga medyo bata-bata pa, like, a teenage, like, 15, 16, na gustong pumayat na magta-train nito. Sobrang nakakapag-palpitate siya, guys, na almost matatakot ka na. Nung una, syempre, inobserve ko kung ano ba yung nakakapag-palpitate sa akin. Kasi nga, pagka lumalalim na yung maghapon, so for example, nakapag-take na ako ng Lishou. So, nangyari, na-observe ko, lumalakas na yung tibok ng puso ko, nagpa-palpitate na ako. So, hindi ko alam, kala ko nung una yung may mga something na because may mga vitamins din akong tinitake. So, sabi ko, doon, baka doon, or what. And then, I realized na baka si Lishou talaga. So, guys, really, sinasabi ko, may mga iba na mag-really magpa-palpitate. Actually, sa TikTok nga, ayaw nila bentahan yung mga bata-bata pa kasi talagang napaka-delikado. Actually, ngayon, mayroon akong isang box pa kasi ka bumili ako ng mga nasa yung one box, hindi pa ako nakakaramdam total ng palpitate kasi yung isa nito is 15 pieces. So, I bought this one like 275 pesos sa Shopee. So, legit siya kasi mauuhaw ka. So, gusto mo uminom ng tubig. And then, sa loss of appetite, medyo-medyo. Tapos, wala din talaga ako sa sweet. So, ayun, guys. Talagang nakakapag, parang bagabag lang sa akin is nakakapag-palpitate siya talaga. Magpa-palpitate ka. So, ano mga ba ang dahilan bakit ka magpa-palpitate dito, guys? I-explain ko lang. So, unang-una, kailangan kumain ka na. Like, much better yung kanin talaga. Kasi nung una inobserve ko, nagtitinapay lang ako. Tapos yung mga medyo magagaang lang, tapos magko-coffee na akong ganito. Doon ako mas malakas nagpa-palpitate eh. Pero nung sabi ko, try kong kumain ng kanin. So after 15 minutes mo, 15 to 20 minutes or even 30 minutes after meal mo na, yun nga, much better heavy. Medyo nag-less na hanggang sa paunti-unti nawawala na nga yung palpitation ko. Kaya so, napaka-effective talaga niya, guys, na pangpapayat. Ang mangyayari lang ay talagang kailangan mong alamin how to take this one first
bago ka talaga kasi before may time pa na ano kasi nga sa sobrang 3 years ago ko na guys na iniinom nung before na nainom ko siya nakalimutan ko na kung paano ko siya tinake. And then what happened was talagang umiinom ako before kasi si Tokyo before food. And then I really forgot and then that's the time na nagbumalik na akong basahin na lang guys yung ano nga ba gagawin bago to inumin. So sa kanya after 15 to 30 minutes mo ng food that's the time ka iinom ng kape kasi kila Tokyo sa mga before kong review ng coffee is kailangan before ka mag-food intake, dito talaga kailangan mo kumain. So, yun lang guys ang concern ko. So, sa mga bata-bata pa, huwag nyo munang itry. Sa mga may edad na nakatulad ko or syempre nasa tamang edad, you have to be really careful sa pag-inom nito. I'm not telling you not to drink this one kasi nga since Dubai pa 3 years ago, I tried this one. Nakailang lata na rin ako dun. So, but really, it's effective. Walang pag-uusapan sa effectivity nitong product na to. But then, maging aware kayo sa pag nagpa-palpitate kayo, i-stop nyo. Kasi that time, actually nag-stop ako sa ngayon. That time, nung nagpa-palpitate na ako, hindi talaga ako umiinom muna. Nag-skip ako ng lang like 2 to 3 days. Kasi nga sabi ko, tapos in-observahan ko sa akin, ito ba nga ba ako nakapagpa-palpitate sa akin? So yun nga, kapag hindi ako nakapag-take, wala namang palpitation yung nagaganap. So sabi ko, ito talaga yun. Malakas siya guys, sobrang lakas. And hindi siya actually FDA approved. So kailangan syempre wala kang mga sakit. Actually, hindi wala naman akong mga high blood or something. Kaya parang nakakapag-risk akong uminom ng coffee na mga coffee na slimming. Kasi in my age, like I'm turning 40, I'm 39 now. So wala pa namang total, wala akong sakit as in wala akong mga sugar or wala akong high blood. Kaya parang nakakapag-try pa ako ng mga ganito eh. Ang concern ko lang is sa mga medyo bata pa, you have really to be careful not please to take this one kasi sobra pag hindi niyo nakayanin yung palpitation maaari kayo talagang mawala. So be really aware and then sa mga magta-try, so if ever ma-feel nyo, mag-drink lang kayo ng a lot of water and really i-take note nyo guys na kailangan uminom kayo or I mean sorry, kumain kayo ng marami like kanin. Kasi once na yung mga ano lang mga magagaang lang sa chan like bread magpapalpitate talaga kayo tapos iinom kayo ng kape na to. So you have to eat na yung talagang medyo mabigat sa chan. Yan. So anyway guys, yung Lishou naman is marami na talagang pinapayato. I lost 3 kilos. Almost 4. 3.5 actually. So papakita ko dyan sa inyo, insert ko yung every time na titimbang. Yan. So anyway guys, yun lang. So Happy Valentine's Day, Arbans, or actually today is February 14, so Happy Valentine's to all of you guys, and thank you sa patuloy yung pagsuporta sa aking vlog. Thank you, bye-bye!